Okay guys, so umuulan sa labas and naisipan ko mag-ipon ako ng tubig. Medyo malamig pero wala naman ano eh, wala naman ginagawa. Okay, let's go. Let's go, let's go. So, I collected using this drum. Is this. And then go here. I use an old milk gallon. And just right here. Go again. Again. I think I'm almost full. This drum is almost full. Maybe three more trips. Thank you.
Thank you. Yeah. Almost there. Can see the water. Nope. Maybe four more trips. Okay. Let's see. I'm gonna wait for this to fill. Okay. Waiting for the container to fill, and we'll do it again. Rainy Monday morning. This one is full. Okay. Okay. So let's go. It again. Oh, come on. Ha. Whew.
pork. I can see the water. Almost there. Almost there. And the rain is pouring. Woo-wee. Okay guys, napuno ko na yung dalawa kong containers. So, pupunayin ko na lang yan din ulit. And pakita ko sa inyo. Tumigil na yung ulan, tapos umulan ulit. Tapos ito, mag-fill up ako dito. And puno na. Ayan, overflowing. Kanina ko lang ginawa yung bodo na to eh. Ayan, no? So, puno na yan, parehas. Ang lamig. So, yan yung aking water container. Okay? Rain catchment, siguro yun yung rain catchment. Ayan, rain catchment. Simpleng-simple lang, no? Hindi mo kailangan yung complicated. So, siguro may magtatanong, bakit di ka gumawa ng yung rain catchment na nasa alulod, ganyan. Mas complicated pa yun eh, mas magastos eh. And plus, hindi pa ako decided eh kung permanente ko ilalagay dito. Okay? Hindi pa ako decided. Saka sabi ko, dalawa lang naman yan eh. Kayang-kaya ko yan. Punuin using yung balde. And I needed the exercise. So, wala naman sa akin yan eh. So, siguro, syempre, iba-iba tayo. Hindi ko in-expect na ganyan din gawin nyo. Okay? Sabi ko nga, yung iba nagbabayad ng membership sa gym para makapag-exercise, eh, ito, libre. By the way, tinanggal ko na yung cover ng ko, kalamansi. Kita nyo yung kulay, green na green, as compared sa bayabas. Oh. So, na-survive niya yung winter, oh, yung freeze. So, anyway, yan, maulan ngayon, no? Maulang Lunes. Si-share ko lang, no? Hindi ko pa na-analyze kung talagang maglalagay akong permanenteng rain catchment, pero kung dalawang drum lang, kaya-kaya ko punuin yan. May exercise pa ako. And yung iba, nagwa-wonder, paano ba yung rain catchment? Ayan, kailangan lang, may magka-catch ka ng rain, tapos meron ka sasalinan. Yun lang yun eh. Kung gusto mong permanente, well, gagastos ka talaga, tsaka pagpaplanuhan mo maigi. And i-consider mo rin kung allowed sa subdivision nyo or sa lugar nyo. Dito allowed naman, kaso hindi pa ako decided na dyan na talaga. Siguro pagka nadagdagan ko yung drum ko, pag more than 2, siguro kailangan ko permanent na rain catchment. Pero kung dalawa lang, kayang-kaya. And sabi ko nga, kailangan ko na exercise din. So, simple lang. Drum, tsaka bucket. Okay, so ano application yan? So, ginawa ko yan last year, no? Shinare ko yan dito, kung nagpa-follow kayo sa akin, no? And yung tubig, ginamit ko nung summer. Nung summer dito sa Texas, napaka-init. Merong heat wave. Okay, ang ginawa ko, yun ang pinandilig ko sa halaman tsaka sa damo, no? Mas gustong-gusto nga ng mga halaman yan eh, kasi wala yung chemicals, walang chlorine, di ba? So, mas maganda yung rainwater sa halaman. So, kahit pa paano, nakatipid kami ng dalawang drum worth ng tubig. Sabihin nyo, mura lang naman yun, dalawang drum. Well, maliban dun, tinetest ko rin yung kasi yung system ko eh. And sa future, tignan ko paano ko pa siya improve. Plus, iba yung rainwater kasi. Sabi ko nga, mas gusto ng halaman yan. Tapos, the more na ini-empty ko yung drum, tapos pinapaldan ko, mas naririnse siya. Okay? So, for now, yung drum na yan, ang purpose niyan yung pag-emergency lang na pag nagkaroon kami ng water interruption, pang-flush ng inidoro, ganon. Pagka-emergency, kailangan ko maglaba sa balde.
yan ang gagamitin ko pag walang tubig, 'di ba? Yun lang pang emergency. Pero pag dumating yung SHTF, siguro, no? Gagamitin na natin ng filter 'yan, tsaka ano, bleach, pampatay ng germs. Okay? So maraming purpose. Iba talaga pag may ano ka, may imba ka na tubig. As long as covered, nakita nyo ha, may cover yung dalawang ano nun, butas or access holes. Okay? So kanina lang napanood ko yung officer ng NATO nagsasabi na kailangan mag-prepare tayo. Diyos ko po, nakakatakot. Kasama dyan, simple, mag-prepare daw ng tubig, tsaka flashlight, tsaka radio na may battery. Gagawa kong separate video, abangan nyo na lang. So, guys, maulang araw ngayon hanggang bukas to. So, kung may container pa sana ako mapupuno, pero yan, sandali ko lang, napuno ko na. So, yan guys, prepping video. No? Sinishare ko lang paano ko iniipon yung tubig ulan. Simple. Hindi kailangan maging complicated. Salok lang. Uy, lumakas na yung ulan. Bye guys. Sana nag-enjoy kayo. Thanks for watching.